The King's Jewel, The Blue of France, ilan lamang yan na tawag sa isang misteryosong diamante na ating tatalakayin ngayon. May mga mangilan-ngilan na napasakamay nila ang inaasam-asam ng lahat na magkaroon ng diamante. Sabi nga nila, diamonds are forever. Ngunit ang lahat ng gumamit sa diamanteng ito ay may mga nakakakilabot pala na karanasan bago ito bawian ng buhay. Noong una, walang nakakaalam na ganito pala ang sasapitin ng mga taong magmamay-ari sa diamanteng ito. Ito nga ba ay isang sumpa? O sadyang nagkataon lamang? You know, maligayang pagbabalik katuklas! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang pabor na mag-subscribe ka na at kalimbangin mo na rin ang kampana para una ka na makakapanood ng mga videos na ilalabas ko. Maraming salamat! Ang diamanteng ito ay nakabaon sa malalim na lupa na 1 bilyong taon na ang nakakaraan. Ang diamanteng ito ay orihinal na ginamit bilang dekorasyon ng Indian temple idol. Kaso isang araw, napagpasyahan ng pari na mas magandang alisin ito sa kinalalagyan niya at inilabas ito mula sa templo. Hindi pa ito nakakalayo sa labas, ay bigla na lang itong nahimatay at binawian ng buhay. Makaraang mamatay ang pari, ang diamante ay napasakamay ni Jean Baptiste Vernier, isang mangangalakal na taga France, at dito na nga nagsimula ang napakagulo at hindi malinaw na kwento kung paano napasakamay ang diamante kay Tavernier na isa lamang mangangalakal mula sa bansang France. Ang iba ay sinasabing ninakaw ni Tavernier ang diamanteng ito sa dating may-ari, habang ang iba naman ay sinasabing binili niya ito. Ngunit makalipas nga lang ang 5 buwan ay nagkaroon ito ng napakataas na lagnat at agad itong binawian ng buhay. Bago pa man siya bawian ng buhay, ay naibenta niya ang diamante kay Haring Louis XIV ng France. Napagpasyahan naman ng hari na baguhin konti ang hugis ng diamante. Kaya ang ginawa ng hari ay nagtungo siya sa isang mag-aalahas at ipinaayos ito sa hugis triangulo. Isinuot ni Haring Louis ang bagong gawa na diamante sa hugis triangulo sa isang seremonyal na selebrasyon. Agad naman naagaw ang mga atensyon ng mga tao dahil sa kinang ng diamante na nakasabit sa kanyang leeg. Makalipas lang ang 1 araw ay namatay ang hari dahil sa infeksyong dulot ng kanyang sugat sa paa. Bukod pa dito, lahat maliban sa isa sa kanyang mga anak ay hindi rin nakaligtas at namatay din sa mga araw na iyon sa hindi mawari na dahilan. Ang kahalili ng hari na si Haring Louis XV ay inutos nito sa isang mag-aalahas na baguhin ulit ang hugis nito, alinsunod sa patakaran ng nakakataas. At nung dumating nga si Haring Louis XVI ay hinayaan nitong isuot ng kanyang asawa na si Marie Antoinette ang napakagandang diamante. At makaraan lang ng 1 araw, si Haring Louis at ang kanyang asawa ay nahatulan ng kamatayan noong panahon ng rebolusyon sa Pransya. Noong panahon ng rebolusyon sa Pransya ay nawala ang diamante sa pag-aakalang ninakaw ito mula sa bahay ng hari. Samantala, makalipas ang 2 taon ay nadiskubre ang diamante sa England. Paano ito napunta sa England? May mga tao na nagpapatunay at kinumpirma ito na ang diamanteng ito ay pagmamay-ari pala ni Haring George IV ng United Kingdom. Ngunit baka nagkataon lang ito na may sarili din siyang diamante na katulad sa diamanteng pagmamay-ari ng hari ng France. Ang kwento sa buhay ng Haring si George ay di gaanong kaganda at kasaya, sapagkat siya lang ang hari na nagsilbi na bumaba ang tingin sa kanya ng mga tao bilang isang hari, at hindi ito naging sikat sa kasaysayan ng United Kingdom. Isa sa mga rason ay ang kanyang lifestyle na palainom at napabayaan ang sarili, kaya tumaba ito na halos mabulag sa sakit na katarata at binawian nga ito ng buhay mula sa pagdurugo sa loob ng kanyang tiyan. Kasabay ng kanyang pagkamatay ay marami siyang naiwang mga utang, kaya ang diamanteng pagmamay-ari niya ay naibinta bilang kabayaran sa mga naiwan niyang utang. Ang sumunod na nagmay-ari ng misteryosong diamante ay isang mayaman na nagmamay-ari ng bangko mula sa London na si Thomas Hope. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay din agad ito. Makaraang mamatay si Thomas ay napunta naman ang diamante sa kapatid niyang si Philip Hope, na kahit inilagay pa niya ang diamante sa gem collection catalog noong 1839 ay namatay din ito
noong mga taong iyon. Ang tanong natin, sino na ang nakakuha ng gem collection catalog? Ang kanyang pamangkin? Ang anak ni Thomas? At ang asawa naman niya ay gustong makuha ito. Ngunit hindi ito naging madali sapagkat umabot ng 10 taon na pinagdibatihan nila ito sa korte kung kanino mapupunta ang diamanting ito. Sa bandang huli ay pinaghati-hatian nila ito. Masayang-masaya naman ang bawat isa. Isa na nga dito na nakatanggap ng hati sa diamante ay ang nakakatandang pamangkin ni Henry Thomas Hope. Kaya ang diamanting ito ay naitago lang sa bahay nila ng mahabang panahon. Kaso noong 1902 ay naibenta nila ito sa isang mag-aalahas sa London. Pagkatapos nun ay maraming beses na napunta ito sa iba't ibang tao. Isa na nga dito na nakabili sa diamanting ito ay isang Turkish Sultan na si Abdulhamid II. Samantala, nung mabili niya ito ay tuluyang nagbago ang kanyang buhay dahil sa rebolusyong hinaharap nila noon. Kung kaya't siya ay nahuli ng mga kalaban hanggang sa tuluyang binawian ito ng buhay. Makalipas ang mga pangyayaring iyon ay nabili naman ito ni Pierre Cartier at binago nito ang hugis at ibininta ito sa McLean family. Kung alam lang sana nila ang mga susunod na kaganapan ay baka hindi na nila ito bilhin. Kaso wala silang kaalam-alam sa mga pangyayari. Noong una ay maayos pa naman ang lahat at masayang-masaya ang pamilya nila. Habang si Evelyn McLean na nagmamay-ari ng diamante ay halos araw-araw naman itong nag-aalala. Minsan pa nga, isinasabit niya ito sa kanyang alagang aso at hinahayaan niya lang ito na isuot hanggat nasa loob ito ng kanilang tahanan. Pero ang kasiyahan na iyon ay hindi nagtagal dahil ang biyanan ni Evelyn ay namatay kalaunan. Ang matindi pa dito ay namatay ang kanyang anak na lalaki sa isang aksidente makaraan lang ang 3 araw. Dito na nagkaproblema ng husto ang mag-asawang McLean. Ang hindi alam ni Evelyn, may kinakasamang ibang babae pala ang asawa niya. Ngunit ang asawa niya ay iniwan din lang ang kanyang babae, kung kaya't nabaliw naman ang babaeng ito at kalaunan namatay ang babae sa mental hospital. Noong mga panahong iyon, ang kanilang family business na pagmamay-ari pala nila ang sikat na Washington Post ay nabankrupt naman kalaunan. Ang kamalasang iyon ay di pa pala natatapos doon. Sapagkat binawian ng buhay ang kanyang babaeng anak makalipas ang 25 kaarawan nito. Kahit ganun pa man ang nangyari sa kanilang pamilya, ay di pa rin naniniwala si Evelyn sa sumpang hatid ng diamanting hawak niya. Kaya pinagpatuloy pa rin niya na itago ang diamante sa kanilang bahay. Ang pagkamatay ng kanyang biyanan at 2 anak ay isang nagpahirap sa kanila at nalugmok sila sa utang. At di rin nagtagal, namatay si Evelyn sa hindi malinaw na dahilan. Gayunpaman, ang mga naiwang ibang anak ni Evelyn ay ibinenta nila ang diamante para mabawasan ang kanilang utang at mabayaran. At magkaroon na rin sila ng perang gagamitin nila sa mga darating panaaraw. Kung tatanungin mo sa akin kung anong nangyari sa alaga nilang aso na nagsuot din ng diamante, ay hindi ko alam. Ang sumunod na bumili ng diamanting ito ay isang sikat na Amerikano na si Harry Winston. Kaya sa mga sumunod na 10 taon, ang diamante ay naging sikat pa sa mga exhibit at mga charity events na inoorganisa ni Harry Winston. Ngunit hindi ito nagtagal sa kanilang kumpanya dahil napagpasyahan ni Harry Winston na i-donate na lang ito sa Smithsonian Institute's National Museum of Natural History. Hanggang ngayon, maniwala ka man o hindi, ay nandoon pa rin ang diamante na nakadisplay. Sa kabila ng mga tao na nagmay-ari sa diamanting ito, ay marami pa rin mga tao ang hindi naniniwala sa sumpang hatid nito. At patuloy pa rin ito na pinag-uusapan hanggang ngayon. Magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin na mataas ang presyo nito at patuloy pa rin na tumataas habang lumilipas ang panahon. May mga nagsasabi din na ang diamante ay hindi orihinal na galing sa India. Yung iba naman, sinasabing binili nila doon. Pero teka lang, upo ka lang. Ang orihinal pala na kulay nito ay puti. Ngunit kung dadalhin mo ito sa labas at masinagan ito ng araw o kahit na anumang ilaw, ay doon lang nagiging blue rays ang kulay nito. Ang mga tao na namatay dahil sa pagbili sa diamanting ito ay pinaniniwalaan silang namatay dahil sa katandaan. At kung may dala nga itong sumpa, walang nakakaalam kung totoo man. Hanggang ngayon, kapag ito'y iyong nasilayan,
ay mabibighani ka sa gandang hatid nito? Ang tanong ko sa iyo, kung ibebenta ito sa murang halaga, bibilhin mo ba? Ikomento mo naman sa ibaba at ating pag-usapan. Hanggang sa muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat, Katuklas.